What's up guys? Good morning! Nagmamadali ako eh kasi starting today, magko-commute na ako. And merong isang paraan para mag-commute dito sa amin. May na-discover akong bus station, tapos express siya papunta sa downtown Chicago. But it would take 1 hour and 30 something minutes. Ang tagal, di ba? Pero ang mahal na nga kasi ng gas sa Pilipinas, di ba? Sobrang mahal na ng gas. Dito rin guys, ramdam namin. Di ba sa Pilipinas, per kilo tuloy. Per ano, di ba? Liter. Dito kasi, you know, US. Gallon, mile, iba sa conversion natin sa Pilipinas. Anyway, so dito kasi per gallon, before COVID, $2 lang. Ngayon, umabot na kami ng 590 something, so almost $6 per gallon. Ramdam na namin yung kamahalan ng gas, as in, umiiyak na yung credit card ko. Tsaka yung sa gas, tsaka nga sa parking ko pa sa downtown. So today, magko-commute na nga ako. Papakita ko sa inyo paring commute. Madali lang naman. Ang hassle lang doon kasi kailangan ko abutan yung bus, guys. Nang 6 something, ano oras na? Sakto 6 a.m. na, ayun, 6 a.m. Eh yung bus ko, 6:15 aalis. So kailangan doon ako before 6. At least 6:10 nga para magmamadali. Pero nandito lang yung malapit sa amin. So, ang system niyan is, yun nga, park and ride siya. I'm gonna park my car there. Tapos, free parking na siya the whole day. And then, goodbye lang na yung bus. By the way, yung bus is $4.50. Papunta and then pa-uwi, $4.50. So, 9 lang siya the whole day. Imagine, sobrang mura. Whereas, pag nagda-drive ako all the way down to downtown, ngayon, ang mahal. Parking ko pa lang is $12 na. Tapos, yung gas ko, medyo malakas sa gas tong SUV, itong Lexus eh. Kaya, isa ko, may tugtog sa background, baka makapirate ko. Anyway, wait nga, hinahan ko yung tugtog. Ito si yan. Kailangan magtipid, guys. Kasi yan, nakapag-park na ako. Pero hindi ko alam saan ako pupunta na bus station. Wait lang. Ayun pala yung isa. Ayan o. So, ito yung isa. Pero hindi yan. Doon tayo sa kabila. Yung save, 850. Let's go. Ayan na. Ito tayo, guys. Okay. Ito na. Wait lang. Isa ang bed. Spot. Walang saan ako ayun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng bus. Meron pa lang ano, hindi ko alam kung makikita niyo yung ano. May screen pala sa labas. Makikita niyo kung gaano ka tagal yung ano, yung bus. Ay, pinatay na ilaw. Ano ba yun? Ayan. Ayan pa, alis na, OMG. Hindi ko alam bakit. Ngayon ko lang na-discover tong bus na to guys. Umiyak na yung credit card. Pero at least diba, let's see kung okay tong bus na yun. Ayan, nakababa na ako ng bus. I think mga 2 blocks away lang yun na yung office ko. Kaya, oras na. 7:36 na guys. Pero, nagsabi na ako sa BP namin. Sabi ko from now on, around 8 a.m. na yung time-in ko. Hindi naman sila ganun ka-strict, which is good. Feeling ko kapag everyday na yung pasok, ano, mawawakwak kong sapatos ko. Kasi more lakad guys. Buti pa lang hingal-hingal na ako. Grabe. Pero hindi naman ganun kalayo yung lakad. Kasi sa insan yung hingal guys, medyo nananaba tayo dito. Mga tao na weirdo. Ang lahat ng tao nagmamadali dito guys. And then ako, vlog lang ng vlog. Para ako lipapunta dito, lahat ng tao pabalik. Bakit ngayon ko lang na-discover to? Dito na tayo guys. One eternity later. Okay guys, ayan, uwian ko na. Nag-extend ako. Yun yung mahirap. Hindi ako pwede mag-extend ng todo bigay kasi may iwanan ako ng bus. Bayo, mapupudpud yung sapatos ko nito. Ang daming lakad. So ayan guys, nandito na ako sa bus station. Ang sasakyan ko ay yung 850. May mga code yan. So yun, merong minutes kung ilang minutes pa yung antayin mo. A few moments later. After 1 hour, nandito pa din ako. Tara guys, mali yung ginawa ko. So mag-aantay ako dito. Buti si Commander pa uwi na. Isang oras na ako nakatayo dun sa bus station. Ang nangyari niyan is lahat ng mga bus pa uwi dun sa amin sa probinsya. Probinsya is puno. So kailangan siguro ang gawin ko is maglakad ako ng malayo or sasakay pa ako ng isa papunta dun sa first station ng bus stop para ako yung unang sasakay. Kahit yun lang, mag Q&A na tayo. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang napadpa dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video.
video at yun, kahit ano. So, kung meron ka mga tanong about buhay Amerika or anything under the sun, comment ka dito sa video na to and then sasagutin natin doon sa latest video. Ganun yun. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may upload tayo every Wednesdays and or Saturdays 12 to 1 p.m. Manila time. Let's go! John Del Limayuga, nakakamiss ganito karami na nagtatanong sa vlog mo, Kuya Vince. Buti naipon at dumami ulit nag-inquire sa'yo kasi marami kami nalalaman. Okay, thank you, John Del Limayuga. Hindi pa kita nasasagot sa Instagram. Sorry, bra. Kwento ni Taba, hello, boss. Salamat sa pag-shoutout, boss, vlogger, caregiver po from Israel. Yung LC na tiyatanong mo, LC means labor certificate yun pala yun, guys. Yan kasi unang requirement namin bago makapunta dyan. From Israel to America, inaabot daw yan ng 8 months to 1 year or higit pa bago magkaroon ng LC. Depende pa daw po yan sa US Citizenship, Immigration Services, or USCIS, yes. After po ng LC namin, next requirement is I-140 na po. Then, sunod-sunod na po. So, sa mga hindi rin alam dyan, guys, thank you, kwento ni Taba. Pati ako natuto. So, ganun po yun, guys. Siguro, Bisaya. Siguro, boss, iba-iba tayo ng requirements ng pagpunta dyan. Kaya akala ko, alam mo meaning ng LC. Sorry po. Ano ka ba? Don't be sorry, bro. Sorry po kung hindi ko nabigyan ng meaning. Okay lang. Hindi ko naman talaga alam yun. Kaya thanks for letting me know and thanks for letting everyone know. Actually po, na sinabi mo na may mga galing po dito na nag-work na dyan as a nurse. Yes po, totoo. Actually, maraming nakapunta dyan na galing dito. Kaya sana boss, someday makapunta mi dyan. Soon. But for now, enjoy ko muna self ko dito sa Holy Land. True. Ikaw nga, nandiyan ka sa Holy Land. Kami, nangangarap lang kami makapunta dyan. So, di ba? Always look at the brighter side. Makakapunta ka na rin dito. Importante yun nga. Meron kang ginagawa paraan yun nga. Process na yung papers mo, di ba? So, maraming salamat ulit, boss. I hope mabasa mo ulit ito. Siyempre, happy 4th of July, boss. Happy 4th. Kahit ano na ba ngayon? 30 na dito sa amin. So, yun. Happy 4th of July, boss. And yung araw na din yan ay mahalaga din sa akin kasi kaarawan ko din yan, boss. Kaya cheers. Oy, belated. Baka naman. Shot na. Hey, ingat always, Gabriel. Oh, yan, no? Yung emoji mo may beer. Kaya, again, belated. Happy birthday. Alkaide John Lester O. Hello po, Kuya Vince. I hope you're having a great day. I am really having a great day, bro. Super saya ng July 4th kasi wala akong pasok. Ha. By the way po, ask ko lang, what are the tips you could possibly advise after college? Like to help your experience po, just to make sure na mas mataas yung chance na matanggap ka sa corporate world dyan po. Currently, I'm pursuing financial management po, which same as program you take po. If di po ako nagkakamali, basta ayun po, ang galang naman ito, puro po. Mga ilang po yun. Joke. Thank you and happy weekend. Happy weekend din. So, Alkaide, John Lester O, parang pang-graduation na naman. So, ito tip. Ito talaga, galing to sa personal experience ko. Nung nag-apply ako dito, merong interviewer, merong hiring manager dito dati. Tinanong, bakit daw meron akong gap? Ano daw yung gap ko sa employment? Let's say, di ba, kunyari, nag-resign ka, tapos yung iba kasi, di ba, nagbe-break. Sabi, hindi, gusto ko muna ng pahinga kasi after ilang years nag-work ako. Guys, questionable yun sa ibang mga hiring managers na, let's say, meron ka ilang months na nagpakasot ka. Well, sabi mo naman yung honest, di ba, na nag-backshot ka muna saglit kasi gusto nila malaman kung bakit ka nag-break sa work. May mga ganun. Meron namang ibang hiring manager na they don't care. Parang hindi sila nagbabase dun sa aspeto na yun. Pero, good to know. Ako talaga ay suggest kapag nag-start ka ng work experience sa Pilipinas, I would say, yung loyalty. Kasi importante yun sa mga hiring managers sa big companies din or kahit sa mga maliit na company, di ba? Iba naman talaga kapag yung employee is loyal, di ba? Loyalty is the best pa. Yeah, pero totoo, kailangan solid experience. Like, mga 3 years, ganyan, 3 solid years ka sa kumpanya, di ba? Kasi tayong mga millennials, tayong mga Gen Z. Wow! Pili Gen Z! Yung mga millennials, kaming mga millennial tag as madali daw magsawa, mahilig daw mag-job hop, yung magpalipat-lipat nga ng trabaho. Anyway, yun yung tip. Message mo ko sa Instagram para mabigyan pa kita ng mas maraming tips. Pinay Travel RN, favorite ko yung modelo, oh, di ba? Masarap yung modelo. Oh. Ganda Chicago, di ko pa yan nararating yan. More power to your channel, more vlogs, ingat po lagi. So, kung curious kayo, ano yung modelo, yun yung beer, Mexican beer yata yun, na marami dito sa US. Parang pale pills and wah, nuts. Parang feeling ko yun yung closest panlasa nating mga Pinoy. So, Mia 3 stars, Seafood City available ang RH. Pero try mo rin yung BL Lime. Wait, anong BL Lime? Budweiser. Budweiser. Joke lang, papatawal lang. Volley. Fave, Auntie Mo. Uy, Auntie Millie. Yung Auntie ko, guys, kung napanood nyo yung Seattle na vlog ko, nandun si Auntie Millie. Uy, Auntie Millie naman. Baka naman. So, doon ako nakabili sa Seafood City ng iba't ibang klase mga Pinoy stuff. Namiss yung mga toyo, mga danggit, ganyan, mga kung ano-ano. In short, mga ang ingredients ng pang Pinoy. Nandun sa Seafood City. Not sponsored naman. So, yun, guys. Seafood City para sa hypermarket, Save More, ganyan. Parang ganun yung dito. Pero dito sa amin, isa lang yung Seafood City dito sa Illinois. Jehu Israel Linggo, nag-upload pala si Lods. Yes, sir!
Marvin Joseph, thank you po bro Vince sa tips. Sige po bro, mag-video call lang po tayo anytime. Basta okay po ang schedule nyo, of course. Hindi ko pa rin na-open yung message mo sa Instagram. Sorry mo Marvin Joseph, babasahin ko later. Bro Vince, tanong ko lang po if ano po ang maisasuggest nyo na mas magandang para po sa tourist. Kukuha po ba kami ng mobile prepaid plan or plan dyan na good for ilang weeks or i-activate po namin yung mobile roaming ng mga mobile numbers namin dito sa Pinas? Gusto po kasi namin malaman yung iba budget po namin. Hey, need po kasi namin ng communication especially while roaming around in the US States. Eto tip na ginawa rin namin. Hindi naman to parang Pilipinas na basta-basta ka lang makakabili ng prepaid SIM, di ba? Dito hindi, medyo ano sila, strict sila. Eto yung suggest ko, kapag sama-sama naman kayo, bilang naka-tour naman kayo most of the time, hindi naman kayo hiwalay sa isa't isa, di ba? Tsaka marami naman dito ang ano, public wifi. So ito na ang pinaka-suggestion ko. Isa sa inyo, bumili ng SIM, ng prepaid SIM, I don't think merong weekly. So meron yatang monthly or good for 3 months, mga ganyan. Yun yung bibili nyong SIM, isa lang. Tapos, kailangan activated yung mobile hotspot. Para kahit saan kayo pumunta, naka-hotspot kayo. Para pang emergency lang. Kasi, pag nandito naman na kayo, hindi nyo naman na kailangan ng ano eh, ng sariling number. Kasi, marami namang public wifi dito. Tapos, kung kailangan nyo naman, picture-picture, upload sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, internet lang kailangan nyo, which is marami public wifi dito again. Hindi nyo na kailangan ng isa-isang mag-open ng roaming nyo dyan sa Pilipinas. Pagpunta nyo dito, hindi. Kasi, magastos unang-una, diba? We're trying to be practical here, bro. Isa lang yung bibili sa inyo, or dalawa kung marami kayo, and then mag-hotspot-hotspot na lang kayo. Di hati-hati pa kayo. I hope I answer your question. At sana magandang tip yun, Marvin Joseph. John Paul Manabat, Kuya Vince, hello! Hello, as an immigrant, okay lang ba magpatato? Hindi naman maigpit pag lalo na nakapetisyon ka? Ito, ang tagal na ilang taon na nga ito eh. Diba, na-interview ko sa ano, na may medical hat yun. Parang wala namang problema. Discrimination kaya yun, ano ba? Okay lang yun. John Paul Manabat ulit, Kuya Vince, musta? Natagal mo na hindi nakapag-upload. Shout out, next vlog, Kuya Vince. Oo nga eh. Alam mo, mahina ka laban, bro. Kahit hindi ako naka-upload, everyday ako nag-upload ng reel sa Instagram kung, you know, namimiss yung pagmumukhang sa Instagram or TikTok. Uy, nagulat ako guys sa TikTok, by the way, ano lang. Doon dami, 120,000 na yung ano ko sa TikTok, yung likes. Pero yung followers ko, kasi bago lang naman ako doon, followers ko, parang 4,000 na ba? 4,500. Pero thank you, grabe, kasi hindi ko naman i-expect. So salamat sa mga ano doon. Pero karamihan, titignan ko yung analytics, karamihan ng viewers ko sa Instagram, Reels, TikTok, puro US. So damihan nyo naman mga kababae, support-support din sa kapwa Pinoy. Huwag na natin patagalin guys. Maraming salamat sa panonood. Kung tinapos mo itong video, thank you so much. And kung meron kang tanong, anything about Boy America, kahit ano, about yourself, about me, comment down below, nasugutin natin sa next vlog. And follow me on my social media accounts. At magkita-kita tayo sa next video. Peace!